Ito, pag-usapan natin nung kay Bantag, ha? Itong, itong Quezo, may mga pautot pa silang Bilibid Zoo. Believe it or not, tila naging zoo na raw ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa sa dami ng mga kabayo, manok, at meron pang sawa sa loob mismo ng compound. Pinasilipun. Hindi nga lang yung sawa meron dyan, eh. Animal, marami ho dyan. Oh, nandyan sa tabi nyo. Yan sa News 5 ni Bucor Acting Chief Gregorio Katapang. Kung sino mang nagmamay-ari ng mga hayop, may kanta sa kanya si Katapang. Eh, kung sino man yung may-ari ng kabayo na yun, eh, ang kanta dun eh, ang kawawang cowboy. May baril, walang bala, may bulsa, wala namang pera. Di nakakatawa, baduy. Oh, baduy yun, di nakatawa. Siya lang ang tumawa. Alam mo, may tawag ho dyan sa ganyang klaseng tao, tumatawa sa sariling joke. Hindi, oh, maniwala ko kayo sa akin, ha? Meron nung tawag sa isang taong tumatawa sa sarili niyang joke. Totoo, oh, di ba? Tanong nyo sa mga komedyante. Alam mo, mga komedyante, alam nila yan. Never silang tatawa sa joke nila. Pag tumawa sila sa joke nila, ibig sabihin, ano yun? Corny. Tama kayo dyan. Buti ba kayo alam nyo? Di ba? Eh kasi hindi nakakatawa eh. Parang okay, anong point mo? Kawawang cowboy si Bantag? Malamang kasi kinakawawa nyo talaga. Pero wag kang ano dyan ha, pahinahinay dyan Katapang. Dahil pag ang tao kinawawa ninyo at hindi ninyo binigyan ng sapat na boses o hustisya, naku po, baka kamulat-mulat. Kayo ang magulat sa galit ng taong bayan. Ginagalit nyo ang taong bayan sa ginagawa nyo kay Bantag. Honestly, ha, ginagalit ninyo ang taong bayan sa ginagawa ninyo kay Bantag. Alam nyo kung bakit? Ito lang ang nararamdaman ng tao sa ginagawa nyo kay Bantag. Kung si Bantag nga, sarili ninyong tao, sarili ninyong mga kasamahan, eh, kaya ninyong babuyin ng hustisya. Paano pa kaming mga ordinaryong Pilipino? Tapos bigla mo kaming kakantaan ng kawawang cowboy? Hindi ho maaano ho kami. Kami ho maiinis eh. Hindi ho akala nyo nakakatawa para kay Bantag. Hindi. Kawawa nga si Bantag. Tama ka dyan. Pero kami, naiinis kami sa inyo. Kaming mamamayan na nararamdaman namin na merong kayong ginagawang hindi ano eh. Ang tawag dyan sa ginagawa nyo kay Bantag, persecution eh. Cyrus D, maraming salamat. Edmonton Bugs pa from Edmonton, Alberta, Canada. Oo, persecution ang ginagawa ninyo dyan. Kasi hindi nyo binibigyan ng pagkakataon tapos dinudurog lang ninyo, di ba? Si suspended Bucor Chief Gerald Bantag ang tinuturong may-ari ng ilang hayop ayon po yan sa isang preso. Nakuhanan pa nga siyang sakay ng kabayo noong 20... Kasi ito, sige. Maraming nagsasabi, maraming nagre-reklamo, pati yung swimming pool. Mamaya, pag-usapan din natin yung swimming pool. Pero isa-isa muna tayo. O anong masama sa kabayo? O, kunwari, may nagbigay sa kanyang kabayo. Alam nyo ba kung gaano kalaki yan? Yung bilibid na yan? Para makapunta ka dun sa loob, sasakay ka pa. Hindi ako nagbibiro. Naalala nyo, pumasok na ako dyan? Hindi ako nakulong ha, hindi ako nakulong. Kasi kung maaalala nyo, nagpunta ako dyan yung panahon ni... Basta, ni Paildon yan. Pati nung in-interview namin ni Mo kasi... Sino ba to? Yung retired na general na lumaban sa mga NPA. Kasama ako dun eh. Alam ko kung paano pumasok dyan. At saka talagang malayo. Malaki. As in, malaki ho yung lugar. Parang ang tawag ko dyan, ano eh. Parang isang buong subdivision. Diba? Si Palparan. Yun, si Palparan. Yun. In-interview namin si Palparan noon. Ang laki-laki niyan. As in, para makapunta ka ba doon sa isang lugar, alayo. Ano nga ako, na weirdo na ako. Alayo pala noon. Talaga sumakay pa kami para bumiyahe doon. Eh, ang dahilan nga ni ano dito, may nagbigay sa kanyang kabayo. Kasi paano kunwari lang, ang kanyang habit ay kabayo. Kasi nga, di ba, malamang dahil taga Baguio siya o... kabayo ang kanilang, di ba? Ang libangan, malay mo. May kanya-kanya tayong libangan eh. Yung iba, kabayo. Di ba? Yung iba, scooter. Ako, scooter. Nagpupunta ako ng BGC mula sa Bulacan. Puntang Bulacan to BGC.
naka-scooter, no? Hindi, totoo. Kasi yun ang ano, yun ang libangan ko, oh, di ba? Minsan, kahit may motor ako, mas gusto ko rin minsan ng scooter lang, libangan, di ba? Masarap po yung gayaan, di ba? Okay yun. Eh, tapos, kung ito, ang libangan niya, kabayo, kanya-kanya o tayong trip, ano masama doon? Hindi, di ba? Ano ang masama doon sa kabayo? Sige nga. Pangalawa, buti nga siya kabayo, ang libangan. Yung iba, marijuana. Oh! Di ba? Ano mas gusto nyo, libangan? Kabayo o marijuana? Hindi, di ba? Oh. Buti nga yung kabayo, kinakain, damo. Kayo, sabi nga niya, oh, di ba? At least yung kabayo kinakain yung damo. Sa inyo hinihitit, sabi nga ni Bantag, di ba? 20. Umamin naman si dating Bucor spokesperson Gabriel Chaklag na kanyang ilan sa mga hayop na sa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Mas bawal na ho ba ang kabayo ngayon? Ang tanong, saan matatagpuan ang 15 kabayong ito? At ang 10 panabong na manok? Kung ang sagot ninyo ay zoo o farm, nagkakamali kayo. Dahil ang mga hayop na yan, tila preso rin sa loob ng bilibid compound. Taong 2020, sa kasagsagan ng pandemya, kung saan maigpit ang seguridad na pinatutupad na ipasok raw. Bakit? Yung isa nga tumatakbo pa, anong nakakulong yung kabayo? Anong gusto nyo, pakawalan niya sa EDSA? Medyo yung balita, hindi maganda. Parang kinulong din daw yung kabayo. Anong gusto nyo, ilagay yung kabayo sa EDSA? Ilagay sa BGC? Nakawala na nga yung kabayo, tumatakbo-takbo pa eh. Sipain kayo nyan eh. Ang mga kabayo na ito na may mga kasama pa mga baka. Kaya ngayon, nagmisto na siyang isang rancho. O ano masama? Hindi, tanong natin, ha? Hindi yung siya nag-ano, ha? Isipin nyo, ano hong masama na may kabayo? Eh kung yun yung alaga nila, oh, unless merong batas na nagsasabing bawal magpasok ng kabayo o ng kahit na anong animal. Di ba? Hindi, sa akin lang, kung may batas na ganun, bakit hindi na lang idemanda? Ang dami pa kasi sinasabi. Nabistura ni Bureau of Correction Acting Director General Gregorio Katapang ang mga hayop na mag-tree planting sila kanina. Para talikod na ako, biglang tumilaok yung mga manok. Alam mo kung ano sabi? Ha? Lumayas ka, sabi siguro ng manok. Hindi, baka kung nakakapagsalita lang yung manok, sabi siguro, bakit? Lumayas ka! Lumayas ka! Iagawa mo kami ng... Hindi, baka lang naman. Hindi, di ba? Malay mo. Nung pagtalikod niya, biglang tumilaok yung manok, sabi siguro, lumayas ka! Agawa mo ba kami ng mga damo dito? Hindi kaya? Sabi, baka agawa mo ba kami ng damo? Hindi kasi, di ba yung mga manok, kumakaano lang ng mga damo-damo din yun. pati yung kabayo, umano ng damo. Damo ha! Hindi, wala akong sinasabing, damo, yung damo-damo. Kasi malay mo, unahan yan eh. Kasi siyempre, pag may animal, inaano yung damo, kaya ganun, kinakain-kain. Pagka may tao na, inaapak-apakan yung damo, masisira ngayon yung damo. Yun ang ibig ko sabihin. Nililinaw lang natin. Baka mamaya kung ano iniisip ninyong damo, ha? Hindi kasi, di ba, pag may tao. Kaya nga, minsan nasisira ang kagubatan dahil sa mga tao, sinisira ang damo, inaapakan. Kawawa naman yung mga manok at saka yung mga kabayo doon, di ba? Hindi nila makain. Oh. Ay, sabi ko, may manok rin pala dito. Oh. Nag-aalaga pala kayo ng manok. Sige nga, tingnan ko nga. Pagpunta ko, kanya-kanyang kubol yung manok. Mga panabong pala. Texas. Paano mo nalaman panabong, Your Honor? Nag-aaway-away sila doon? Ha? Meron ka nakitang anong tawag doon, yung gayon? Ha? Paano mo nalaman masyado kang judgmental, Mr. Katapang, ha? Paano mo nalaman panabong yun? Merong ano sila, may gano'n ang tawag doon? Ewan ko kung hindi, kasi ako sa bungero, eh. Hindi, di ba? Masyadong invento kasi, masyadong yung script nito ni Katapang, eh. Di ba? Paano na? Hindi talpakan yung ganun sa kapaa. Oh, paano niya kaya nalaman panabong yung tari? Ayun, may tari ka ba nakita?
Bukod sa mga kabayo at manok, may nakita pang tatlong alagang sawa sa ilalim ng director's quarters. E paano nakapasok ang mga hayop na yan sa loob ng bilibid compound? Nasilipin namin ang record sa Bucorp na mga ipinasok na kabayo at mga manok. Wala itong record. Bawal yan. Kasi... Bakit? Kailangan ba gumawa muna ng kasalanan yung manok at saka yung kabayo?